Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Naway nasa mabuti tayong kalagayan kung saan man tayo naroroon. Ako po ngayon ay nasa Saudi, ano. Marami kasing mga nagtatanong, ano nga ba ang buhay dito sa Saudi? Parang tinatakpan tayo ng ilaw, ah. Ano ba talaga ang pag ikay naninirahan sa Saudi? May mga nagsasabi na mahigpit. Mayroon din naman nagsasabi na okay lang. Pero ang katotohanan kasi dyan, kung ikaw ay sumusunod sa batas, kahit sa ang bansa naman eh, pagka sumusunod ka sa batas, malaya ka. Pero kung ikaw ay hindi sumusunod sa batas, ay siguradong mahigpit ang tawag dun. Diba? Agree ba kayo dyan? So, yun no, sa mga nagtatanong no, mga gustong pumunta ng Saudi, maganda ako sa maganda dahil unang una, wala ritong mapaggagastusan ng husto. Kung hindi ka mahilig mamili, ay makakatulong, oh, makakaipon ka. Pero kung mahilig ka mamili, di marami ding mura. So minsan na pagka mahilig kang mamili, baka mapapamura ka na lang dahil napapalaki ang gastos mo. At yun nga ano, hindi gaanong magastos kumbaga. May mga bilihin dito na medyo mura, meron ding medyo mahal, pero hindi tulad talaga sa Pilipinas, no. Kaya yun, sa mga nais pumunta ng Saudi, pwede. Hangga't may pagkakataon ay pwede ninyong gawin ito, ano. Hindi kayo magsisisi dahil unang-una ay maganda naman talaga. Kung wala kang bisyo, mas maganda. Kasi pagka sa ibang bansa ka at mabisyo ka, so magastos. Pero dito kasi mga maraming bawal, ano. Walang mga alak. Kung ano-ano pa, na basta bawal. Dati nga ay kailangan pag naglalakad ka at kasama mo yung kabiyak, kailangan may papel kayo, pero ngayon wala na. Kumbaga tinanggal na nila ito dahil nga maraming mga turista, no, na pumupunta rito para dumami ang mga turistang papasyal. Kasi dahil dun sa kahigpitan na yon ay kumukonte ang mga turista na pumupunta rito. So ganun ano, yun nga ang sabi ko sa inyo ay kahit saang bansa ka pumunta, talagang pag hindi ka sumunod sa batas nila ay pakiramdam mo ang higpit-higpit. Pero pag sumunod ka sa batas nila ay hindi naman mahigpit. Ayun, shout out pala sa ating mga subscribers. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan ay subscribe na kayo para marami tayo. At mag-share-share tayo ng mga paano mang nangyayari sa ating bansa, kung saan man tayo naroroon kumbaga. Kaya ingat-ingat po ang lahat. God bless po everyone.